This morning, someone broke windows at the office and threw paint all over. They also appear to have used possibly a paintball gun to vandalize inside the office, but police say they don't believe anyone entered. On the doors, calling Mark Miller a child killer. Now, the office has been the site of multiple protests. Staff has been frustrated. The same message is painted on the sidewalk. It's been there since March 23rd. Hi guys, good morning. Ayan, kanina, nung nagbabrowse ako sa social media nitong morning, nakita ko nga yung news na sinira yung office ng immigration officer, Mr. Mark Miller. Police say tensions have risen in recent weeks with pro-Palestinian encampments being torn down. There's been vandalism at Mark Miller's office before, but not like this. According to police, at around 6:30 this morning, someone broke windows at the office and threw paint all over. They also appear to have used possibly a paintball gun to vandalize inside the office, but police say they don't believe anyone entered. We can say maybe it's linked to the protester and the conflict Israelo-Palestinian, because we have a lot of protesters there a few days ago. There is also graffiti on the doors calling Mark Miller a child killer. Now, the office has been the site of multiple protests. Staff has been frustrated. The same message is painted on the sidewalk. It's been there since March 23rd. Miller took to social media saying he supports the right to protest, but that this is a criminal act. Nothing, he says, can excuse vandalism and the endangerment of others. A group has claimed responsibility on Twitter and Instagram. Police are investigating. The most important thing, Miller says right now, is that his staff is safe. At ayun nga, hindi pa ma-confirm ng mga police kung sino yung may gawa. Pero meron silang clue na probably yung mga nag-protest na mga Palestinians na napaalis nila itong mga nakaraang araw lang. So, nung binalikan ko itong protesta naman ng mga pro-Palestinians, ang issue naman nila, kaya sila nagwewelga, ay gusto nilang i-withdraw ng mga institution yung kanilang businesses na nalilink sa Israel. Standing by in place to take away and dismantle the campsite. This is not how I wanted it to end. I think McGill could have ended it a long time ago if they had, you know, committed to divesting. But, you know, by just saying, we'll look into it, that's not really giving us much. So yun nga lang, yung ginawa nilang protesta, itong mga pro-Palestinians na ito, ay hindi siya peaceful. Nabasa ko nga sa isang news na yung mga human waste, nagkalat, doon sa kanilang camp, sa surroundings na yon, and then yung mga food rotten, and then may mga nagkalat na syringe. And lately nga, yung mga napapansin ko na nagwewelga ay mga immigrants. So, hindi natin alam ano yung mga implication nito in the future sa mga process and requirements ng immigration. Mamaya na tayo magkanta. No! Ayan, dumating na ata yung magkakabit. Nagising ako sa ingay. Naglagay na pala ng hagdanan. So, today po, ikakabit ang aming blinds. Sobrang tagal namin siyang hinintay. And talagang magastos, guys. Isa rin ito sa paghahandaan din, actually. $90 to go out there just to swap. Yeah, I definitely need to get a new number. Yeah, so I'll give you a card, but yeah, if you want one, these letters are cheap. Yeah. Beautiful! Nice. Love when a plan comes together. I'm gonna try and get it with my friend again. See if I can get it with my friend. Cool. No, let's go to that side! Lakas ng boses ni Kuya. Itong extra room na to, which is para sa mother ko pag pumunta na siya dito sa Canada. Susunod din to. Siya yung may pinakamalaking window dito sa mga rooms. And good thing naman dito, hindi naman siya nasisinaga ng araw. Kasi wala siya talagang time na maaraw. Ganito lang, ganyan lang. Pero ayan. Maliwanag pa rin. Ako kasi may sensitivity ako sa mamatay.
So, yun. And one day lang nila matatapos ikabit yung mga blinds. Ayan guys. Wow. Thank you God. Ito po, nakabit na nila ang blinds. Grabe, no more sunglasses habang katanghalian dito sa loob ng bahay. Ayan. So, ito pa lang yung natatapos niya. Ito, motorized to. Kasi nga, hindi naman namin maaabot talaga. So, alam ko may remote control to eh. Ayan. And then, ito. Tagal namin naghanap dito talaga. Ang dami din naming chinek pa ng mga shops bago kami nakapag-decide. Ayan. And maganda yung consultation. Talagang mabibigyan ka ng idea kung ano yung mas okay. Tsaka mahal din pala. So, isa rin ito sa paghahandaan din pagka, ayun, bibili ng bahay. Although, kahit na wala ka nito, significant pa rin yung amount niya eh, kung mga usual na windows. Pero siguro, mas mapapababa. I mean, magiging mababa lang. Pero ano pa rin, yun, medyo may gastos pa rin talaga. Yan. Wow. Ganito pala siya. Hindi ko pa alam kung paano to. Ay, nakakabit siya. Nakakabit siya. Yan. So, si kuya nasa taas na sa mga rooms na yung next na ginagawa niya. Yan, very nice. Ang tagal namin naghintay. 2 buwan, guys. 2 buwan. Kasi i-order pa. And natagalan tong sa big window. Ito yung nagtagala. Yan na lang daw talaga yung hinintay nila. Kasi madali nilang na-gather yung iba. Pero ito sa big window yung naging matagala. Hindi siya magkanta ng ABC. Let's see. Ayan na guys. Nagbago itsura niya.